Onic Sunsparks tol. Ngayon lang sila magtatag. Well, naglaban na sila. Pero ngayon lang sila magtatagpo muli dito sa isang MPL na laban. Minsan lang magaganap ang mga ganitong gera. Let's go! Inside the Imperial Sanctuary, Sunsparks versus Onic, Blue versus Yellow. Shout out sa mga naging midman. Shout out sa mga pumusta. Shout out sa mga pumupuso ngayon. Team Lotteries versus Team Onic, the Titans. Let's do it! Parang si Esmeralda, si The King, KLDJ sa baba. Oo nga, bantayan natin yan ha. So aside rin yung Esmeralda natin dito, pero ang bilis na trigger ng First Blood because of the aggression na binibitawan ng Sunsparks kaagad. Humahabol dito ang Onic pero malabo din yan. That is an ex-Borgis mga tol. Ang papansin nila lang ay si Lito Wanderer. Uy! Sino na huwa? It would be the Popular Q fan, no? Si PK na ako sa true sakin. Now, I just want to mention, no, the composition dito. I would agree as well that Sunsparks is holding on the stronger composition mula sa Onic, no? Kasi yung Kaja, eh, napaka-threatening, eh. Pag kinumpara mo sa PNK, not to mention kahit dun sa Sicilian, eh, di ba? Napaka-direct na counter, eh. Ako din eh, medyo ang kinagustuhan ko dito sa side ng Sunsparks kasi eh, yung lineup nila dito wala ng adlib, Eric. Ano na kagad eh, kumbaga basic pa sa all right now, yung Popol and Cuba ay no win rate in terms of ML, so doon ko lang binibase yung aking prediction dito, but still Onic PH na negate nila dito yung potential invade na ginawa sana ni Raflesia, and right now todo aggression sila, like what the panelist said, alam nila yung galaw ng isa't isa, and for sure yung Onic may ano to eh, parang ano to eh, ang pagbangon ng api. Ang pagbangon ng api yung story nila dito. Totoo, and ito. Makuha to! Kagaya nito! Tinulak! Akin, injector pabalik, pero injector siya ang kapatay. Yeah, be happy. Pang-disrupt lang. Actually, napapansin ko nga yung chick in the armor sana dito ng mga taga-Oric PH. Pero mamaya na yan, pusakin, wasakin, nakabull pa rin, nakagip ni Kel VJ. Pero not without any kill answered for by the Onic PH. Dalawa na yung death dito ni KLDJ, pero at least na-even up niya yung score 2-2. Naging 3-4-2 pa, tol. May na-gurp. May hindi nakita ng camera, pero may na-gurp ng damage. It was wise. Alam ko lang ano nangyari. Walang minions. Kaya din mga question po, kailangan na natin i-comment si The King doon. Di natin siya tinatawag na The King for nothing. Yes. This is one of his favorite hero, KLBJ on the Esmeralda. Low race lang, pero Esmeralda first. Tatlong hero yung nasa bottom lane. Ito yung mga bagay na hindi mo matuturo eh. Usually on ranked games or probably in other games, pag tatlo yung nasa harap sa baba, hindi ka mag-ulti ng gano'n. Meaning lang, wow. Kapisa natin yung galaw na kanyang laro. Oh! Init ng laban, ang agresibo kagad ng mga bata dito mula sa Sunsparks, pero talagang yung Onic ang galing magparusa. So may dalang dusa dito sa mga taga Sunsparks because that has been repeating over and over again. Mula doon sa may top lane side natin, Onic to the red, bop onto the orange, bop dito naman tayo sa bop, lumipat, meta mo, activated dito para dito kay Cupa, sumipa kagad, i-acno in airborne kagad si Gridplay, karat ang ginawa, wala pa rin patay, imagine! Nako, yung Chinchodog lang yung namumula at yung Lito Wander lang pala, yung main target. Yung Lito Wander lang, ganun na kaagad ka-intense ang bugbugan dito. Onic shot na Lito, but I think Sunsparks ang nanalo dito. Tapla kasi yung minion equilibrium, pero nakuha nila yung turtle. Mas pwede silang magiging dito. At sinar, pumasok mula sa gilid! No, mga kaibigan, wala na kayong takas. Chinchodog is on! Pero wala po on. Tingnan natin ngayon, wise na kumukunag dyan. Habang si Yakno naman ay sumasayaw sa si Gedli, Raflesia running for his life. Nakakatakas nga bang poging bata, pero hindi na. Pero kaya pa, and that would be it. 2-4 na ang sagot dito ng Onic PH. Tol, grabe yung laban. Sunsparks has been making play around the map, pero yung Onic talaga, the key for them is punish. Grabe yung, tama ka pare. Onic PH dito, alam nila na pwedeng maging agresibo ang Sunsparks dahil nga nakuha nila yung turtle. Kaya anong ginawa nila? Hindi sila nag-back agad. Nalaman agad na mag-overextend yung Sunsparks doon sa may bandang Arbok. Kaya sabi nila, oh, dito yan sa Arbok, abangan nyo. Kill nyo. Look at the gold right now, Kuya Shinbu. It's 11k. What's interesting dito, both of the teams are going for the parent strat. Iyak mo, tumatakbo. Pero namatay si Chichodong sa gilid. Ako yun lang, nagagip din si KLBJ, the king will be the crown here. Ito ako si Grid, sumagot ka agad dito kay Iyak no, mga kaibigan. Sabi niya kay Grid, ult ka girl. Pero at last na lang, nakatakas pa si Kim Chow dito. Ladies and gentlemen, ang layo na kanyang tinakbo, ang layo na kanyang nilabasan mula sa top lane hanggang
hanggang babaan. Yep, I think Pinbo, sa ganito ka-intense na laban, ang titignan natin dito are the macro plays of each team. Even though yung Sunsparks nakakuha sila ng magandang amount ng gold dito, this is probably because of them getting Little Wonders and getting Turtles. Onic PH, lumalamang naman sila doon sa push. Pero still, Sunsparks, yung mid lane, importante to eh. Yung mid lane ngayon ng Onic yung delikado. So pressured sila ngayon on defending. Sila ang magre-react ngayon sa mangyayari sa laban, kay Shinbu. Pero Tol, alam mo, kahit ano, kahit ganito yung sitwasyon, kahit super, ang dami ng action-jackson nangyari, close fight pa rin to eh, kaya malapit. Malapit eh. Alam mo naman, kay Shinbu, tayo ngayon eh, alam mo ba prime time action Jackson talaga yung prime time. Ayun lang, yan yung sinasabi natin Tol, pag yung manok tinuka yung aso, hassle yun mga kaibigan. Nag-transmit ngayon Popol, Cupan on this one. At ngayon si Blastoise na lang ang sinasabi ng mga member dito ng Sunsparks. That's gonna be dealer to the front line. Reflesha na sumubundol pa, pero hindi na kailangan dahil nakuha naman na kanyang teammate na si Reflesha. Kahit anong aso pa yung JP. Oy, pero sa gilid nandito iyak nung KC para magagalap dito. At ayun, pinalamon ng mga bombyang dito ni Oh My Venus. Siya may pinabalik naman yung manok na si Greed. Flicker out si Greed. Kill BJ, pasok, Goshin, oh! Ay nako mga kaibigan, yun lang yung hari na naman na napurusahan. Haring Posoy, nako Tol, ang daming umaray doon mula sa mga membro ngayon ng Onic, lalo pat si Klukas was able to make a very explosive last insanity. Last insanity to the face, but again, Onic, hindi sila nagpapabarag dito. Paring Shinbu, mukhang aabot tayo dito hanggang sa dulo ng walang hanggan. Biruin mo 6 minutes pa lang. 8-7 ang score. What's interesting to, yung both of the teams natin, again, going for the parallel strat, Kari and Bruno match up ang mangyayaring laban dito. Tapos, ang interesting pa pare, dalawang mage. Alam mo, Esmeralda si Sirion, wala talaga. Kahit yung Kari Bruno, umalis na sa laro, wag na sa late game, early game pa lang Tol, parang 2020 na, ang daming ganap. Oo nga eh, ano ka agad eh, isa virus eh. Isa virus. Ano yung nangyayari eh. Wala yung intro. I think ang nagiging dilemma dito ng Sunsparks, hindi sila makagalaw kagad dahil si Puzaken, meron siyang Chichu Dog. Tapos yung Chichu Dog dito, ni Puzaken, may mga super traps. And with those traps, Onic PH can actually read where Sunsparks is going. Kaya napansin mo, never silang nanakawan ng Fiend. Never silang na-invadean. Kaya medyo goods pa rin yung damage nila. Sellers! Talalay mula kay Pusken, humabulte, babati sa kanyang Divine Judgment din. Mula dito kay Greed, hindi siya pasok doon sa rage. Pero I would like to emphasize what you just said, paring Manjin. Totoo yun, wiseful play. No, wiseful, if that's a word. Napakatalinong paggamit ng Popol and Cupa traps. Yep, definitely, paring Shinbu. So right now, Sunsparks, hindi na sila pumipilit. Pero si Greed, huli na naman, Sino mahuhuli naman, si paring Wise, pero Reflesha, sino mo mula dito nag-ahabol? Close line from hell! Wow! Si paring Wise is a 1-for-1! Ay, kiluwas mga kaibigan! Blade Fury sa likod! Hagip kagad doon! Ang Reyna mga kaibigan! Hindi lang si Kel BJ ang hari! Kahit si Oh My Venus dito ay mayayari! Because it's gonna be kiluwas checking the queen mula sa Onic PH! 8 minutes! Bloodlust Axe on kiluwas! Grabe! Malupitang Blade Fury! Ibang ibang level na ML, Tol. Doon lang matatali yung auto. Bukod kasi doon sa Divine Judgment na meron, ang sakit ng burst, yung bigla ang burst. Nahatid nung X-Board Ultimate. Kasi ang burst nandito ng side ng Onic, mamaya pa mararamdaman kay Oh My Venus. Mga biglaan, super ultimate team pa yun. Biglaan yun, pre. Biglaan talaga yun kasi di mo expected yun eh. Yep. Totoo naman. Alright guys. So anyway, buti nag-tone down yung laro. Oh my god. Buti nag-tone down yung laro. Buti ko malicious kahit papano. Nasa inner turret push tayo ngayon. Pero hindi pa. Para sa Sunsparks. Diyan mo si Grido. Gigil lang gigil. Buti lang nag-flicker. Gigil. Naku, hindi siya nag-flicker doon. Hagip siya. Hindi siya makakalas. Pero dito sa mga merong damaranas. Mga membro dito na inahas ng mga taga-team Sunsparks. As you can actually see, 1-for-1 na naging palitan. Onic is falling down little by little sa abante dito ng bughaw na squad.
Yep, Team Bughaw na squad, squad, sila ang may control na ngayon dito ng minion equilibrium, but they need to be really careful pa rin, paring Shinbo, especially on taking one-on-one fights. Two heroes coming in from Onic having the high and dry, so I think Onic, they know their capabilities of picking off, pero still, man, Sunsparks, tignan mo ngayon yung apat sa kanila, never na nagkakahiwalay. Kung magkakahiwalay man, i-make sure na safe or makakakill. Okay, let's gauge the items here, ladies and gentlemen. The Grafflesia, he already has that reduced damage sa kanya. Kiras yata ito, of course. We also have the BODs available at the hands of Joe and Johead. Meanwhile, medyo nabibind yung Bruno natin. Kapag kinumpara mo sa kanya kabila o the three core items, Bruno yet to complete his third core item going for that Circus Fury. Onto the mage side naman, mga tol, makikita mo may lamang din ang todo-todo ngayon yung ating Esmeralda. If you compare to the support dito ni Oh My Venus, hindi pa si Yakno. Burato tol, laging numero, bilis. Naging what numero. Ang ginagawa ng Onic PH dito, isa-isa lang, kumbaga social distancing, bawal yung sabay-sabay. Dapat ano lang, dapat ayan, kagaya niyan si KLBJ at target. Ako inert. Pero hindi tumama yung flame shot. Kung tumama yun, pwedeng tumama na talaga sana. Rafflesia nandito, running up. Pero ng earthquake siya ngayon ng Chichu Dog. Let's wala, see. Ang Onic PH dito ha, sila pa yung nagiging aggressive ha. Everyone is setting up for the Lord pare. This is the Lord dance. But look at the mid lane ngayon, may minions. Ay nako, may minions. Oh my may God. Minions. Nako, yung minions. Ayan o, natataranta na yun. Balik yung minions. Ayun. Feeling ko yung minions kami talaga sa Sunsparks eh. Nakakatakot yung minions eh. Yun yung ano eh. Yun yung ano, kryptonite eh. Minions lang pala. Alam mo si Maring Mili ng Onic kanina, nagchat sa akin, kinakabahan daw siya. Sabi ko, sapakin mo si Toriyama. Ganon. Ang pambalik pang ano, panglabas ng kaba, ganon. Palabas ng kaba eh, no? Shoutout kayo na Maring Toriyama and sa Onic family. But still, Shinbo, we're now witnessing the Lord Dance. Ang magkakatalo dito, who is the better side laner? Look at the both teams, parehas ang plano. Iyakno on the top lane and Kilush on the bottom lane, di ba? Sabi nila ako. Di ba, nakikita mo yung pagiging equal ng dalawang team eh. Oo, tol. Tapos umaaray si Kilush pala. Kay Dillard, hindi ko in-expect yun. Kilush has been crazy on this export. Yeah. This setup is so stellar. Pero ngayon ko lang na-realize kung one-on-one na po sa Sikiluwa sa sublane, meron dang alas doon ang mga taga Onic PH. I think lugi yung export dyan because of the high and dry eh. Tapos, ang one-on-one hero din kasi talaga ang ano eh, ang Johead, especially kapag nagsa-stack yung kanyang smart missiles. Even though you have the last insanity, Johead can just speed up. Ayan o, gamitin niya. Pero walang makakataka. Sa manok na pula. Grabe talaga. Pero ayun na, nung pinasimulaan yung pagkuha dito sa may Otis, the cellphone na Onic PH naman din na lumaban dito sa Lord. Nakagip sila po sa akin. Marumating na rin ang mga membro dito ng Sunspark habang si Chichonog naman na mapapaatras. Kiluwas mga kaibigan mo lang intro. Lumade Fury na doon sa may Lord natin. And just like that, methodically, Sunsparks will take this surely ang Lord. And let's see here. Atakbo ha. That was just a classic MOBA coming in from Sunsparks knowing na wala si Dilar. Meanwhile, eto pinompiang nila ko. Still, Sunsparks winning that Lord Dance. They have the opportunity to actually push one lane, paring Shinbo. All of the pressure right now is on the side of Onic PH. Yes. Review of the item here, ladies and gentlemen. Again, endless battle now is the new item para sa show natin dito. Ganun din naman, enjoyed natin kanina pahawak yan. Habang yung Bruno natin ay nadagdagan of scores with that Scarlet Phantom. There is gonna be the reduction of the shield as well coming in mula kay Oh My Venus, especially with necklace ni Durance. Habang sa Popolent Q pa naman natin, this way na actually building, merong Azure Blade dito yung Popolent Q pa natin. I'm curious kung anong item to. Yeah, mamaya malalaman natin yan. It's either Calamity or Calamity. Okay. Pero yeah, Thunderbelt. Tama. Headline though, bantayan nyo yung top lane. There's gonna be the Lord at hindi ang Sunsparks yung klase ng team na panan ng Lord. Dude, si Kiluwas niya agad. Umentrada. Ngayon, wala na yung last insane na hindi may laban na mangyayari ka. Agad, Rafflesia. Nakupong damage dito mula sa Onic PH. Sabang lumilipat naman sila papunta sa gitna. Top to them. And let's see here as Onic's base is crumbling one by one. And maraming minions, parang Shinbo to endless. Let's see, nag-ultimate na ngayon. Si the Queen, Oh My Venus, the King will fall down to the Queen. Wala kang si KLBJ. At sino si Dirac? Ito si Yanta. Kung may JP. Pinetto. Isa pang hit. Meron pa na po. Yes, meron. Lako, tol. Grabe ang laban na to, tol. Parang episode ng probinsyano. Apat na taon.
yon. Intro pa lang. Ladies and gentlemen, lost dito 5 minutes by Lothar na. Still the lead is there. 2 inhibitors are down. Make that 3. Sunsparks now is shining through the base of Onic PH. Sakto sa prime time paring Shinbu. 9:30 na. Pero grabe ganito kainit ang gabi. 18 to 11. Ayan ang sabi ng Sunsparks. Kami rin ang champs. Kami rin ang champs. Magsama lang minions yan. Walang minions yan. May isama, may isa. Pabuburas sila, mga kaibigan. Let's see here. Agresibo si Papalit Jupa. Wise naman ito. Pantan yes to dance around. Pero napaparasasya ni JP. Kahit away yung Bruno. Yung Jinjo no. Oh! At dahil sa minions, Sunsparks taking game number 1. What a game, Baring Shinbu.